Hello. So, good afternoon, students. So, ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba mag-disassemble at assemble ng isang laptop computer. What I mean is that paano mag-disassemble at assemble ng desktop computer. So, yun yung pag-aaralan natin ngayon. So, ang pinakang focus ng video na to para turuan kayo at para mas mapadali yung inyong pagpapa-assess when it comes to computer system servicing NC2. Okay. So, unahin muna natin to. So, dito muna tayo. So, dito, meron tayong tinatawag na front panel. Front panel. So, meron dyan DVD room. Meron ditong USB port. USB port. Then, reset. Then the power button, reset, and power button. So in this part, rear panel ang tawag sa kanya, pati doon sa kabila, rear panel. But then on the other side, dito naman sa likod, ang tawag sa kanya is back panel. Bakit siya tinawag na back panel? Kasi siya mismo yung nasa likurang parte ng isang desktop computer or ng system unit. Ito. So, ang tawag natin dito is system unit. So, kapag empty, ang tawag dyan is system case. Okay. So, sa back panel natin, meron tayong power supply. So, power supply, fan intake, para at least hindi uminit yung mga components ng power supply. Kasi ito yung power supply or components na nagbibigay current or nagsusupply current ng current or ng voltage papunta sa motherboard. So, meron siyang tinatawag na ito. This is a male socket. Male socket. Ano? Then, dito naman, may tinatawag naman tayong dito, meron tayong PS2 mouse port, PS2 keyboard port, meron tayo ditong game port, then meron tayo ditong VGA or the video graphics array. So, tandaan nyo lang, yung blue, yun yung VGA, then ito naman is USB port, and another USB port, then the network port wherein the RJ45 dito natin siya kinoconnect. Meron tayong tinatawag na line in. Okay, ito yung ano natin. Okay, line in, line out, then mic in. Okay, line in, speaker out, then mic in. Okay. So, dapat ma-familiarize natin yan. Ano? So, kasi sa computer system servicing, kailangan na kailangan to. I-discuss mo to. Depende naman sa assessor. Ano? So, ito naman, tinatawag natin ito bilang expansion slot. So, kung manonotice nyo, mayroon siya dyang tinatawag natin bakante. So, expansion slot. Okay. So, okay. So, yun yung ano natin. Introduction about the parts of this system unit. Okay. Let us remove. Meron tayo ditong dalawang screw. Ito, isa. Then, dalawa dito. Okay. Remove natin. So, medyo kakaiba yung boses ko ngayon, parang matamlay kasi kagagaling ko lang sa sakit. Ano? Mahirap magbigay ng boses yung ibigay todo yung boses. So, mahirap yung ganun. Ano? Now,
Ito na yung tinatawag nating system. System unit. System case wherein the motherboard resides. Ano po? Yan yung tinatawag nating motherboard. Ano? Ito yung motherboard. Then, ito yung hard disk drive. Ito naman yung DVD room. Ito naman yung power supply. Meron tayo ditong memory. Okay. So, ano ba yung una nating tatanggalin? In this case, depende kasi yon ano. So, sabi ko sa kanila, kailangan unang tanggalin yung power supply. But then, in this case, kasi medyo, ayan, so medyo ano siya, medyo ipit na ipit. So, uunahin nating tanggalin yung ating, itong ating hard disk drive. Okay, so tanggalin na natin. Remove the connection. Okay. Okay. So yun. So, take note, sa pag-disassemble, pwedeng sa pagbalik mo, may sumobrang screw. Kasi, ibig sabihin nun, meron kang hindi na paglagyan. Okay, so tanggalin natin yung screw dito. And dito siya. Ito siya. So, hindi nyo yan basta-basta matatanggal hanggat hindi nyo talaga totally hinahanap yung mga screw niya. Okay. Ito. Okay. So, ito yung tinatawag nating hard disk drive. Ano? So, kung manonotice nyo, medyo madumi siya. So, linisan muna natin. Okay. So, hard disk drive wherein lahat ng files natin, lahat ng ginagawa natin sa laptop or sa computer, lahat yan dito nakastore. Ano? So, lahat yan dito nakastore. So, yun yung function ng hard disk drive. So, sa hard disk drive na to, ang capacity niya ay I can't see. So, hindi ko siya makita. Okay. So, meron tayong 80 gigabyte. So, napaka konti lang pala. Oh. Kasi, nung una kasi, 40 gigabyte, 20 gigabyte lang. Pero ngayon, terabyte na ngayon. 2 terabyte na. 4 terabyte na yung pinakamataas ngayon. So, the oldest pa to. Okay. Now, next natin, okay, medyo i-focus natin yung camera natin para at least makikita nyo talaga kung ano yung tinatanggal ko. Okay, dito. So, nakikita nyo tong lock na to. Okay, so ito yung tinatawag nating ATX power connector. ATX power connector or 24 pins power connector. So, ipipress down mo lang yung kanyang lock, then huhugutin mo siya pataas. Ano? So, press down, then hugutin mo pataas. Okay, so yun, ganun lang. So, sa pagkabit naman yan, so, ipipress down mo ulit, then ilalagay mo na siya. Ano? So, ganun. Okay. More closer. Okay.
Okay, so press down, then tanggalin o iangat. Okay, so yan, ganun lang. So ito yung ating 24 pins power connector or ATX power connector. Ito naman, meron naman tayo ditong yellow, two yellow and two black wire. So meron naman siya ditong lock. Ito. So kung manonotice nyo dyan. Saan na ba yun? So yan. Okay. So may lock siya dyan. Same process. Ipipress down nyo lang. Then iaangat ko na. Okay. So ganun lang. Na. Okay. Okay. Then pwede nyong tanggalin na yung inyong SATA connector. Ito yung SATA connector. Take note, mayroon yan dyan. Palagi yan dyan. May mga lock. Ano? So, ipipress down nyo lang. Then, iaangat nyo. Then, para matanggal nyo yung pagkakalock niya. Okay. So, this time, we're going to remove the power supply. Okay. So, mayroon tayo ditong apat na screw. Atanggalin natin sila. Okay. So, ito na. So, ipakita natin para at least alam nyo kung paano magtanggal. Okay. So, yan. Yan yung ating power supply. Okay. So, simple lang. Nakaganyan yan. Then, iaangat nyo lang siya. Yan. Then, pupush nyo papunta doon. Then, hahawakan nyo. Then, tanggalin nyo. Okay. So, ganun lang yan. Ito yung tinatawag nating power supply. So, sa power supply naman, meron yung dyan voltage. If how many voltage ang nagpa-pass through sa bawat wire. May color coding yan. Ano po? So, dito, yung orange nya, meron siyang positive 3.3 volts, which is 30 amperes. Ano? So, yan. 30 amperes. Then, meron naman siya, yung red naman, meron siyang positive 5 volts, then 24 amperes. Okay. Yung yellow naman is 12 volts, then 24 amperes. Yung white naman is 5 volts, then 0.5 amperes. Yung blue naman natin is 12 volts, then 0.5 amperes naman. Okay. Yung purple, meron tayong 5 volts, yan yung SB, then 3.0 amperes. Then yung gray naman is power good or kaya ang tawag sa kanya is okay. Ano po? So yan, tingnan nyo na lang. Yan. So yan. So, tingnan nyo na lang sa power supply. So, itong power supply na to, ilang wattage ba nito? All in all, ayun, 700 watts. Model is ATX700 watts. So, malaki na yung, ano niya, voltage niya, ano, yung kinoconsume niya, o hinahatak niya. Pero, ang kagandahan nito, hindi siya basta-basta nasisira kasi hindi siya lower than 500 watts. Ano? Okay. So, let's proceed to the next. And, from here, pwede naman nating tanggalin yung ating ang tawag natin dito. Ito yung ating CD room or DVD room or DVD drive. Ano? So, yan. So, tinatanggal talaga ito.
Kasi yung pinakaunan nyo kasing gagawin is disassemble, assemble muna kapag magpapa-assess kayo. Then ito na yung first steps. Ano? So pag-aaralan natin hanggang sa pinakang dulo para makapasa kayo sa computer system servicing. So nilinisan ko muna para at least pagbalik ko malinis na siya. Okay. Dito meron tayo ditong board. Ano po? Ito yung motherboard na tinatawag natin. Yan. Visible na ba? Okay. Ito yung tinatawag nating memory or RAM. Random Access Memory. So, pagtanggal naman yan, kung manonotice nyo, mayroon yan dyang lock. Ano? Ito, lock yan. Ano? So, kapag nakaangat siya, so, ibig sabihin, kapag nakaangat siya, ibig sabihin nun, nakalock. So, pag unlock niyan is, dalawang kamay, o dalawang daliri, then, ito naman, dito, parang, aalalayan nyo siya na hindi siya tumilapon. Then, i-unlock natin. Yan, okay. So, medyo matigas. Okay, so, yan. Ano? So, pagbalik naman, press down lang. Usa na yan mag-lock in. So, yan. Nag-lock in na siya. So, unlock. Unlock. Tanggalin. Okay. Then, sa pagbalik naman, kuunahin nyo muna doon sa kabilang dulo. Dito. No. Then, dito naman sa kabila. Then, press down. Press down. Okay, so yan. Medyo matigas siya. So yun, madali lang yun, di ba? Next. So mayroon tayo dito mga connector. Ito, tanggalin natin. So, ito yung USB connector 4.0. USB connector 4.0, dalawa yan. Either of the two, pwede nyo yan paglagyan dyan. Kahit alin dyan sa lalawang yan. Then, this one is for your audio. Audio. So, this is for your audio. So, yan. Now, ganito lang yung kasimple. So, from here, manonotice natin yung pagkakaiba nila. Take a look at this. So, meron siya dito. But then, dito may bakanteng isa. So, hanapin nyo lang. So, dito siya nakalagay. Then, may nakalabel naman siya dyan. May nakalabel naman siya dito. We're in audio. Then, ito naman is USB. Okay? So, ito naman. Ito. Ito siya. Dito siya nakalagay. So, yan. Dyan yan nakalagay. Ano? So, nandyan yung power SW, which is power on. Ano? So, power SW, reset, then HD delete, then, ano pa ba? Ilan ba to? Okay. So, ito is power, power on, reset, HD delete, then, okay. So, CPU lead. Okay. So, yan. So, tatanggalin nyo lang. Dito kasi, ang ginawa ko, kasi hiwa-hiwala yan. Ano? So, ang ginawa ko dito, nilagyan ko na siya para at least hindi na ako magkamali. Ano? Although, kapag tinanggal nyo naman yan, wala namang problema. Kasi meron yan dyang label. Ayan, ano po. So, may mga label yan dyan. Ano? Ayan. May mga label naman yan dyan. Ayan. Power SW. Then, RST or reset. Then, HD delete. Okay. So, may nakalagay naman yan dyan. Then, eto. Tingnan natin. Para at least mapamiliarize nyo. Pero, mas maganda. Para maging safe kayo. At hindi kayo magkamali.
Para hindi kayo magkamali, so lagyan nyo na lang ng ganito. Ano, ganun lang yun. Kanya-kanyang technique lang yun. Okay? So yan. Hiwa-hiwala yan. So ito naman is power SW. Sabi ko nga kanina. White, orange, and white. White and orange is the power SW. So function nito sa power button. Ito naman, reset SW. Yung purple and white. Ano, reset SW. Then power lead, yung green and white. Ayan, power lead. Then ito namang isang ito, HDD lead. Okay, so yan. So balik natin, ganyan lang. Okay. Ito, hindi kailangan magkamali. Wala namang problema kung magkabaliktad yan. Ang problema niyan, ay hindi siya gagana. Hindi siya gagana. So yan, balik natin. Okay, so yan. Okay. So even the motherboard pinapatanggal yan, ano? So itong motherboard na 'to pinapatanggal 'to. So tatanggalin niyo lang yung kaniyang mga screw. Then pwede niyo na siyang iangat. Yan. Ito, meron siyang lock dito. So yan. I-press niyo lang yan, then angat. Yan. And okay. So that's it. Okay. So we are done with this assembly. Pero ito yung pinakang last part niya. Pati ito kasi pinapatanggal yan ni assessor. Ano? So dito naman sa pagtanggal naman nito, so dapat double or dual purpose yung inyong screw. Ano po? So dapat Phillips screw siya, then flat screw na din. So kapag tinanggal natin yan, yun, flat screw yung kabila, then lalagay natin. So ang purpose niyan para dito. So lahat ng flat screw, yun, doon natin yan doon natin yan gagamitin or doon natin yan ilalagay. Ito naman, so ito naman, ito yung connection from the fan intake down to the board. Siya yung nagsusupply ng current para umikot itong fan intake natin. Okay? Okay. Then, iangat natin. Iangat. Then, pwede natin tanggalin. Tama ba? Okay, so yan. Okay, so yan. Okay. Let me explain it to you. Ito yung tinatawag nating fan intake. Fan intake kasi meron siyang fan which is siya yung nagpapalamig dito sa CPU. Ito yung tinatawag nating CPU. Take note, system unit yung pinaglalagyan ng motherboard. Then yung CPU, isa siyang chips. Siya yung pinakang main brain parts ng computer. Pinakamahalaga. Pinakautak. Ano? So, yan. Then, dito naman, meron siyang heat zinc cooler. Ito. Heat zinc cooler. Ito siya. Silver. Itong silver na to, yan yung heat zinc cooler. Kung manonotice mo, meron siyang, ano dyan, meron tayong tinatawag na, ito, thermal paste.
Si internal paste kasi pinakang function din niya para hindi uminit agad yung ating processor. Ito yung processor. So kung mananotice nyo, ayan yung kanyang thermal paste. Ngayon, paano ba tanggalin to? So simple lang. May lever lock dyan. Ito yung lever lock natin. So ipipress down mo lang siya. Press down, then dito na lang. Press down, then pupuntahin mo lang doon. Iaangat mo lang siya. Yan. So yun. Diba? So ganun lang yung kadali. Then pwede mo na siyang tanggalin. Okay. You really need to be very careful while doing this thing. Ano? So kailangan mo talaga maging careful. Ano? Kasi kapag nabagsak to, possibility niyan masira at yun. Pwede magbayad ka. Problema na. Ano? Now, sa pagbalik naman niya, mayroon yan dyan tinatawag na break hole. Ito. Kung nakikita niyo yan, break hole. Yan. Yan. Ano? Ito yung ilalim niya. So, yan. Yan. Is that true? Gold siya? Opo, gold siya. Bakit naman nilalagay dyan ang gold? Kasi, ang function niya para mas mabilis mag-transfer yung data. Ano po? So, when it comes to file transferring, mas mabilis mag-transfer sa gold compare sa ibang ibang ano, halimbawa sa silver, halimbawa sa bronze. So mas mabilis, kaya yun yung pinaka ano na processor. Ano, kapag processor, automatically yun, ibig sabihin nun mayroon siyang gold, ano, para mabilis yung file transferring or pag recognize ng data or yung ginagawa mo mas mabilis yung sundin. Ano? So, ibig sabihin nun, hindi pa ako nakakakita ng gold, pero may laptop ako. Mayaman na ba ako? Of course, kasi mayroon kang gold sa laptop mo. Ano? So, napakahalaga ng laptop, napakahalaga ng desktop when it comes to studying, you know. So, number one yun. Ito, dalawa yung break hole niya. Isa, yan, then dalawa. Ano? So, ganito lang yan. Titingnan nyo din ito. Isa, dalawa. Ano? So, yung likod niya, ito siya. So, tingnan nyo na lang. Okay. So, ganyan siya dapat. Then, dahan-dahan lang. Ano? So, make sure na eksakto talaga. Then, huwag nyo siyang bibitawan agad-agad. Ano? Kahit pa madumihan kayo, huwag na huwag nyo bibitawan agad. Okay. Next. Lock na natin. Same process lang. So, then, ibababa lang natin to, yung lever lock natin, ano. So, ito yung CPU natin or processor, tandaan ha. Then, CPU socket naman, yung pinaglalagyan ng CPU. Lever lock. Okay, it's a lever or lover boy. Robin Padilla. Okay. Next natin. So, we are done with this. Ito naman. So, we need to explain it further para maintindihan nyo. Ito yung tinatawag nating 24 pins power connector. Ito naman yung tinatawag nating RAM or memory socket, lithium battery. Ito. So, yung time and date niya, dyan nakadepende. Then, especially kapag meron siyang password sa BIOS, ano, tanggalin mo lang to, then i-reset niya yung password. Yan. So, yun. Ganun lang yun. So, yan. Then, hanapin mo yung jumper niya. Ito yung jumper niya, yung may red. Ito siya. Mm-hmm. Yan. Then, ilalagay mo lang siya dun sa kabila. Ayan. Count ka ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then, tanggalin mo na. And, ibalik mo siya dito sa dati. Ayan. Sa dati, ano. Ayan. Then, balik mo na yung
lithium battery or CMOS battery. Okay. So, ano yung purpose nun? Kapag mayroong, kasi some of the other technician, naglalagay sila ng password dito. Especially kapag ayaw nilang ipaayos sa iba, yung desktop computer, kaya nilalagyan nila ng password yung BIOS. Ano, so ang possibility nun, hindi natin alam yung kanyang ang password, pero ito yung best way para matanggal yon. Ano, so take note, this is only applicable for your BIOS setup kung may password siya. Okay, so let's continue. So ito yung apat na to, may tinatawag tayo ditong SATA connector. So USB connector, then panel, so the power panel, or I don't know the name, medyo nakalimutan ko na. Then ito naman, meron tayo dito ito, kita ba yan, ito. So kung meron tayong VGA, ano, video graphics array. Now kung ayaw mo nang tong gamitin at gusto mong bumilis, so yung computer mo, lagyan mo lang siya ng add-ins or bili ka lang ng VGA dito. I mean AGP. Ano, AGP, that is AGP, Advanced Graphics Port. Ano? AGP, VGA. Okay. So, graphics. Bumili ka lang ng video graphics array or ng VGA. Video graphics array na add-in. Ano? So, kung ganun yung purpose mo. So, yun. Then, sorry. So, dito naman, meron tayo ditong PCIe port. So, wherein, pwede nating lagyan ito. Halimbawa, mag-a-add tayo ng network port. Pwede yan dito. Kasi yung network port natin, iisa lang. Ano? Now, kung gusto mo siyang gawing modem, na maging dalawa yung inyong network port, kasi papasok at palabas, so add-ins kayo ng network card, network interface card, NIC na tinatawag natin. So magiging dalawa na yung inyong network port or network adapter. Okay, now next is that South Bridge and North Bridge. Ito yung ating North Bridge. Yan. Then ang control nitong North Bridge na to dito sa parting ito, ano. So yan. Diyan sa parting yan, kung mag-notice niyo yung lines na yan. So itong pababang ito, siya yung ano. So dito hindi natin alam kung alin dito yung South Bridge niya. Pero meron yan diyan syempre. Maliit lang yun. Pwedeng ito. Realtek ata ito. Ito nga. So, ayan. Saan ba tayo? Nasa ano ba tayo? Oh. Okay. Tagal naman ah. So, ayan. Napakaliit lang, ano, South Bridge. Okay. So, ito yung ating 24 pins. Ito yan. Ano, sorry. So, ito yung ating 12 volts power connector. So, yan. Ano. Okay. All in all, so, kung may problema to, halimbawa, no display, simple lang yun. Napakasimple lang na bagay. Kapag no display, ito lang. So, tanggalin nyo lang yung memory, then, kuha kayo ng eraser, i-erase nyo yung gold na yan. Bakit gold na naman ang nandito sa memory niya? Kasi nga, ang sabi ko nga kanina, mas mabilis mag-transfer yung data kapag gold yung nakalagay. When it comes to data file transferring, gold talaga dapat ang nakalagay dyan. Ano ba? So, no other than, walang bronze dyan, walang silver. Okay?
So that is how we used to disassemble a desktop computer. So this time i-assemble na natin siya para at least may matutunan tayo na. So kayang-kaya nyo na to, diba? So ibalik lang natin yung fan intake nya. So sa fan intake naman, ito yun na, ito yung lock. Kapag naka-press down na yan, yan. So ibig sabihin yun, naka-lock na siya. So hindi mo na siya matatanggal. Kaya ang gagawin mo, iikutin mo siya. Then hugutin mo ulit. So yan, okay na naman. Okay? So balik na natin to. So simple lang to. Eksakto nyo lang doon sa kanyang kung saan siya nakalagay. Then press down. Okay, so dito naman sa ating, ito, ano, yung ating fan intake wire, ano po, so dapat hindi ito makakaabala sa atin, ano, so ilalagay muna, ilalagay natin siya dyan, yan, so ganyan, ano, so yan, iipit natin siya sa lock, ano, para hindi siya sumabit at mag-cause ng problem sa fan intake natin. So, ito. So, yun. Sorry. So, medyo inuubog pa talaga ako. Sorry for that. Ang hirap pag, ano, nagagaling mo lang sa COVID. Ano? Ay, survivor. COVID survivor. Okay. So, yan, okay. So siguro one of this day magkukwento ako sa iyo about sa inyo about COVID. Ano? So, siguro. Maybe I'll just give time. So just give me more time. Then yun. Alam niyo, wag kayo ng idea. Okay. So let us put this thing dito sa ating system case. Okay, so system case na siya kasi empty na nga siya, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, kapag empty na, system case na ang tawag sa kanya. Okay, so take note. So in this case, hindi naman kayo magkakamali, ano, so tandaan nyo lang yung back panel. So nandito din siya sa parteng ito. Nandito din siya. So fitted naman siya dyan. So walang ibang pwedeng ipasok dyan kundi yan talaga. Ano? Ayan. Okay. Okay. So take note. The last thing that we remove is the first thing that we place on or back on. Ano po? So yun. Ganun lang yun kasimple. Ano? So yung pinakang huli daw, siya naman yung pinaka una na ibabalik natin. Okay. So naka flat screw tayo. So balik tayo sa Phillips screw. So ito yung kahalagahan, di ba? So ang kagandahan ng board na to, mabilis na siya, ano? Mabilis na siya, at the same time maliit na lang, ano? Compare nung way back in 19 kopong, ano, talagang totally napakalaki talaga ng mga motherboard ng ng desktop computer. So yun yung very challenging that time in our times, ano, so yung very challenging talaga totally. So
Okay. So, hindi ko pala siya nailagay masyado. O nailagay ng tama. Okay. So, dapat ganun. Nice. So, we are uploading one video in our channel. So, yung video ito, ngayon lang ha, 97% na siya. So, ang cover niya, Oppo F3, no power. So, yan yung ano, how to repair Oppo F3, no power. Okay, so yan. So, dito, pwede na nating ibalik ito. Ano, tandaan. Yung mga palatandaan, tandaan nyo lang yun. Hanapin nyo nila. So, ito, dyan. Dyan. So, ito naman USB. So, dito naman siya. So, hindi siya pwede magkabaliktad. Ano? So, dapat malino pa yung mata nyo. Kasi, pag nagkamali kayo dito, mapuputol yung pins o kaya pwedeng ma-disalign yung pins. Ano? Kapag na-disalign yung pins, ang nangyayari nun, useless. So, pwedeng hindi gumana. Yeah. Okay. So, yan. We are done. Then, next to that, pwede na nating ilagay yung ating power supply. Ano? So, lagay na natin yung ating power supply. Na, ito na. So, sa paglagay naman ng power supply, ganyan lang. Take note, ito palaging nasa itaas yan. Ano? Yung may label na yan. So, ipifit mo lang siya dito. Ano? Yan. So, fitted dapat siya dyan. Ganyan. Medyo madumi to, ha? Kasi ganun talaga yung alikabok, yan yung nakakapaano dyan. So mayroon siyang apat na screw, sa so dapat lahat yun maibalik nyo. Ano? So take note, hindi pwedeng kumulang at hindi pwedeng sumobra yung inyong screw, kasi kapag nangyari yon, may nakaligtaan kayong paglagyan or mayroon din naman kayong sobra. Mayroon kayong parte na hindi naman dapat lagyan, then nilagyan nyo. So, familiarize nyo na lang. Ana. So, ngayon, simple lang. So, kung gusto nyo talagang i-familiarize to, pwede nyo itong ulit-ulitin. Ana. Or, habang nag-disassemble kayo, take a picture para at least alam nyo kung paano siya ibalik. Ana. May guide kayo. Okay, so yan. So yan. Then 24 pins. Then press down. Okay, nice. Then 12 volts. So dito mo naman, you should be very careful. Hanapin mo yung pinakang lock niya, ano? So ito, yan. So, in this case, dito kasi medyo mahirap to. Ano? Ito. Pero ilagay na natin to. Ito dito. So, ang pinakang remedy dyan, ganito lang yan. So, ilalagay na natin yan dyan. Then, kukonect na natin siya dito. Yan. Kanya-kanyang technique lang yan. So, yan. Then, so, ganun siya. Then, press. Pasok. Then, power. Tingnan nyo na lang ulit kung nagkamali kayo para hindi kayo mahirapan. Ano? Kahit gaano ka pa kagaling,
may nakakalimot, may nakakalimutan ka din na yan. Okay, yung screw dito, dalawa. So, yung ating DVD room, nasa HDD 3 siya dapat, ano, 3 or 4. Kasi, yung HDD 1, yung SATA connector 1, so dapat para yon sa hard disk. Ano? So, ngayon, balik na natin yung ating hard disk. Ito na siya. Parami eh. Pwede din naman natin ibalik na or ilagay na yung ating ano. Asa na ba yung ating connector? I'm looking for the connector. Where are you connector? Okay. Just wait. So, nawala na yung connector. Okay. So, hindi ko alam kung nasaan na yung connector. But anyway, dito kasi meron siyang connector para sa hard disk drive. Ano? So, ganun yung hard disk drive. So, okay. So, ito yung pinakang umpisa natin, ano? Pinakang umpisa natin kung gusto nating matuto at gusto nating makapasa sa Computer System Servicing, NCE2. So, pinakang ano niyan, TESDA National Certificate siya, wherein pwede ka na makapagtrabaho. Once that you are a graduate of a senior high school, then taking up Computer System Servicing NC2. So, ang kagandahan nun ay syempre madali ka makakapaghanap ng trabaho kasi meron ka ng National Certificate Level 2. Ngayon, ito yung ina-explain ko mostly ano. Ito yung ina-explain ko mostly sa mga estudyante ko, ano. So, kapag nag-GAS ka or General Academic Strand, ang mangyayari nun, yes, of course, makakapag-college ka. Wala nang problema yon. So, kahit naman sa ano, kahit naman, oh, ito, lagay na natin yung memory pinakang last, ano. So, lagay na natin. So, mamaya na yung kwento ko, ano. Ito, tapos na tayo, ano? So, babalik na lang natin yung ating mga cover. So, then we are done with assembly procedure. We are done with disassemble procedure and assembly procedure. Okay, ito yung kwento. Kapag nag-take kaya ka ng GAS, General Academic Strand, under senior high school course, maka pag-college ka, ano, wala namang problema yon. Kahit pa nag-TVL ka, ano po, nag-TVL, halimbawa, nag-CSS, or nag-dressmaking, makapag-college ba ako? Of course, yes. Advantage mo nga yun. Halimbawa, kapag nag-pulis ka, or nag-teacher ka, or kung ano pa man, mayroon ka na agad na tinatawag na NC2 or National Certificate Level Number 2 kapag naipasa mo yung National Certification.
Now, ibig sabihin magpapa-assess tayo. Then itong lahat ng ginagawa kong ito, eto na 'yon. Ano? Madali lang siya. Totally. Then advantage nun, kung hindi ka naman magkaklase, of course, pwede ka naman magtrabaho. Hindi ka magkaklase ng college. Pwede ka naman magtrabaho. Wala nang problema. May qualification ka na. Kung gusto mo naman magpasok, magklase, o mag-aral ulit, so, yun. May qualification ka din dun sa papasukan mo in the near future. So, wala. Walang problema kapag kinuha mo yung PBL or yung truck na yon, halimbawa ICT or the dress making. Ano? Yun yung advantage nila. Okay? So, thank you so much for listening and watching. So, I hope you'd learn into this video. So, please, to you, as my new students, so, please don't forget to subscribe into my channel. And please, I want you to watch the video, this video, so that you can relate into those things that I am trying to explain to you. Ano? Okay? So, we are done. Ito na lang tayo sa kabila. Okay. So, dapat kapag madumi, linisin ninyo na din. Ano? Okay. So, kung tuyo na yung thermal paste, lagyan nyo na. Ano? Okay, so thank you so much and have a great day, everyone. So please subscribe.